Samantalang matapos maghigpit sa mga bus at truck, mga jeep, tricycle at pedicab naman daw ang sunod na didisiplinahin sa kalsada ni Manila Mayor Joseph Estrada. Ano naman kaya ang saloobin dito ng ilang motorista at pasahero? Alamin po sa report ng saksing si Chino Gaston. Ito, panatlong linggo na ito namin pinatutupad eh. Bakit ngayon lang matatakotin nyo pa kami na kahit na ano eh. Tatakot, susugod kayo kahit na pinagbabawal na namin. Tensyon ang sumalubong sa pagpapatupad ng Manila bus ban noong nakarang taon. Bagay na naulit mula nang ipatupad naman ng lungsod ang daytime truck ban nito lang Pebrero. Paano kaya kung ang ipagbawal na? Susunod. Yung mga jeep. Yung mga kolorum. Tapos yung mga tricycle, padyak-padyak. Pero hindi naman ipagbabawal ang mga yan sa buong Maynila, kundi sa mga pangunahing kalsada lang. We'll put them in order. Hanggang doon lang sila sa side street, ang gagawin namin. Bawal sila sa main road. Kasabay nito ang paghuli sa lahat ng mga kolorum o mga pampublikong sasakyang walang prangkisa. Hindi pa man nailalatag kung saang mga side street sila pwedeng dumaan, umaalma ng ilan kong nakausap na driver. Ay, hindi naman pwede kasi masikip doon eh. Dapat dito lang sa tamang daan, maluwag. Wala tayong magagawa niya. Yun ang nila, patakaran nila. Pero may ilan namang approve sa panukala. Okay lang, basta dumadaloy lang maganda. Kasi kung matraffic ka tulad dito, nakakabala rin yun sa mga ano. Pasado rin daw ito sa ilang motorista na siyang sumasakit ang ulo tuwing mabigat ang daloy ng trapiko. Mas okay po yun para mas makakauwi kami ng mas maaga. Mapapadali naman po kasi nga lang sana medyo hindi iwas traffic na rin kasi nahirapan kami sumakay. Siniguro naman ngayon ang tanggapan ni Manila Vice Mayor at Traffic Czar Isko Moreno na magsasagawa pa ng public consultation bago aprobahan ng City Council ang anumang plano tungkol sa pagbabago ng ruta ng jeepney sa lungsod. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi.